sa kanyang balaod with attorney Mark Tolentino karong buntaga live nga ato makahubaan mismo din sa atong sibyanan. Straight to the point. Ang atong abogado nga mo imuhatag tambang sa mga pangutana problemang legal sa kanyang balaod sa Straight to the Point. Attorney Mark Tolentino, good morning! Ay, may buntag kasama kami. Lugat ang mga suking tigpaminaw sa RMN DXBC Butuan. Kini inyong ubos na higala, si Kuya Mark Tolentino. Belated happy birthday, Attorney Mark. Yes, thank you. Thank you sa tanan ni bisita o ni greet sa ato sa business sa Facebook. I got a maybe sa, as of today, nasa mga 15,000 messages na. Sorry kung di na ko matubag tanan. Grabe. But thank you sa inyong pag greet sa ato. Monetize na siguro nga sa Facebook, no? Nay ginagmay pero wala na pang pang-load lang na siya. Sa YouTube po, di ba? Kuan na ka, napadala na kag usa ba tong gihatag sa YouTube nga mura og plaque? Gihatagan tag award sa YouTube kay niabot ta og more than 100,000 subscribers. 100,000. But that was 2 years no, last year. But karon niabot ta tag 190,000 followers. Another kuan na po na, another plaque. Pagbabot tag 200,000. Okay. So pagbabot tag 200,000 another plaque plus nagpasalamat ko kay as of today ang atong YouTube page nabot na more than 15 million views. Grabe kadaghan. So, nanabay episode din mo sa programa, attorney, sa YouTube. Ngayon mo gipost nga, millions na siya. Yes, nabot. Ang pinakadako, nabot og mga almost 2 million views sa sa Facebook, sa YouTube. But sa Facebook, na ako'y mga 6 million views. 6 million. Wala siya. So, kanak, na-monetize na ginawa mo na ito, appeal YouTube? Lahi ang monetization sa YouTube, lahi ang monetization sa Facebook. Sa Facebook. Ako, I'm not more on monetization. Okay. I'm more on makahatag og information sa mga tao, makatabang, just more on public service. Kay ang uban, YouTuber, mga Facebook, mga blogger, but more on monetization ilang focus. But sa ato, dili, bisa pagwala income, importante na makatabang, makaserve ta o makashare ta sa atong knowledge sa balaod sa atong mga kababayan. Lahi pa ng podcast ni mo. Nga, naka-live video ang imong mga caller. StreamYard ang tawag na. StreamYard, nasa tayo gitawag TikTok. Nasa TikTok. Nasa tayo gitawag Rumble. So, Rumble, saan ang Rumble, attorney? Rumble is like a YouTube gihapon, pero mas dako ang monetization. Sa Rumble. Rumble, but it's more on European side. European, o katong dili ka na sa Facebook, o sa YouTube, wadto sila Rumble. So, kinsa may mga nag-assist ni mo na natay team. Natay team, ana, to do. Kasi di ako kaya. Nagkana yung team, attorney, sa digital? Na duha takbuok, duha. Duha kabuok, no? So, mauna nga. Kumana, hindi assist na ito, na technical from the SMNI. Okay. Pero diyan kasi mga office ka lang sa mga podcast nimo, sa mga sa mga streaming nimo. Yes, in fact, bisan di sa kini ang balaod na tayo sa office sa Gyapon. But ang akong internet, dili ordinary internet, na naka-specialized line para kusog kayo. Muna bisag layo ta, bisag nakatadari, more live Gyapon ta sa Butuan. Tugod sa ato internet na gigamit mahal, na... Mahal ang kwa na ito, eh? Mas mahal ang monthly compared ng mga ordinary internet. Okay. Di ba, ordinary internet, 1,000 per month. 1,000, oh. 2,000 per month sa ato, nasa mga 8 to 10,000 per month. So, kusog siya, no? Unya, sa imong office, gina, low office na talaga? Low office, nasa tayo kaugalingon na camera, na DSLR, nasa tayo gwapo ng mga lights, yes, nasa atong microphone, atong mga inani gapon, mga shore. Pero imong low office in Makati? In Makati. Oo. So, na ako kaugalingon studio sa low office, same time, nasa tayo dito ang low office. Pila ba imong mga lawyers, attorney, nga nasa imong low office? Mga 9. Ah, 9. 9 as of today. Oh, so ikaw ang managing ano ana? Lead counsel ta sa ako may nag-organize sa law office. So na MK Law, MK Tolentino and Partners Law Office. Partners. So natay mga kauban diha na nasa tay Muslim, natay mga Tagalog, day Bisaya, human na ay taga BIR, na ay taga SEC, na ay taga sa Marina. Sana lain-lain klase ng mga abogado atong gi-organize para at least di mo na ito kaya kung ako isa. Ang madawat atong messages per day sa Facebook lang nasa grabe, mga no? Almost 2,000 to 3,000. Wapay labot sa YouTube. Yeah, plus mo hatag pagka og on-air number din sa cellphone sa itong programa. Na magtawag ni mo? Na mo tawag, ana. Nasa ko'y staff ng trabaho niya, tigtubag lang. Tigtubag lang? Oo, nasa yan. Nga kamapos sa balaod? Oo, kamusan. Ah, okay. So, public service yun, no? Oo, wala siya. Pero, iyon sila na, malugi ko. Ikaw, di ba kung malugi kay, I'm sure na sa 20 to 30 na maminos ako, na gina'y 10% mo bayad.
Ananay mo bayad sa mukuha sa mga services yun. So, o sa gina specialize in yung law firm, attorney? General law firm. Tapos nag-focus na kami sa business law. Pag-organize ng mga corporation, mga shares of stock, o sa pagbalance sa mga shares of stock. Basta kung nag-income lang sa corporate law. Then, nasa ta sa litigation. Litigation more on family cases, problemas asawa, problemas bana, mag-away dito, sa buhato nila, solusyon sa kaning custody sa mga bata, support sa mga bata. Mano itong i-focus. Annulment? Mga annulments, appeal sa nasiya. But, kaya sila, mga buhi-buhi lang. Pero gusto ka ganang, if you want to be a good lawyer, gusto ka ganang kita, naging sa corporate law. Nagin, no? Kaya mga dagkong kaso sa kumpanya? Oh, human kayo, mga controversial cases na handa sa ta. For example, kaya yung last time, katong issue ni Secretary Gadon about disbarment. Sige, bayaran ka ni Gadon na to? Awa, pro bono to siya. Ipakaon lang kung ipakaon. Kaya amigo, no? Amigo. Amigo mo. Dugan mga almost 10 years na. Pero kung ano nga klase sa high profile nga mga cases like Gadon, ang acceptance na medyo dako-dako yun, no? Kung na mga bayaran. High profile cases na mga dagko yun, naging mga millions ang acceptance. Kaya mga fortune, attorney, pila yung acceptance na? Confidential na, pero I'm sure depende sa kaso. Di man naingon na muni pangani mo dako sa kaso. Depende sa kaso lakin I'm sure mo dawat man sa dislag mga gagawin ng kaso. Kana si Kuan, kanang Tevez case karon nga ang lead counsel si Tupacio. Adi ko kasulti, specific, pasigurado ko makapayat ng Mercedes-Benz o BMW. Ang iyong acceptance fee. So dako-dako gyud no. Plus na pa yung mga supporting lawyers ana. Na. Mao din na nga ko ano. But di ba but pasabot na abogado ka, mo dipinsa ka og kanang high level na mga accused of a crime. Di ba but pasabot criminal ka? Di ba but pasabot that you're an expert in criminal law, you're also a criminal. You are just defending a client na iyang i-avail ta ng mga benepisyo sa balaod. Kaya may uban diha na mo dipinsa ganang akusado, kuan corrupt gining abogado ha, nao kwarta, di na mao. Ang isa ka abogado mo, dipinsa o isa ka akusado, di bot pasabot akusado sad siya. Di bot pasabot ni uyon siya sibuhat sa iyang kliyente. Iyang gidipinsan ang isa ka kliyente tungod kay nagatuo siya na dapat i-avail ta ng mga benepisyo sa usa ka akusado pinaagi sa atong patakang balaod. Like for example, due process of law, equal protection of law, presumption of innocence. O mo ni mga dapat na obligasyon sa usa ka abogado dito sa iyang mga kliyente. Moto ingon ni Attorney Raymond Fortun nga do not judge me on based on my client, kinsa akong gikadil nga mga client, but on my person sa mga higala nga nakaila kinsa ko. Oh, mo na siya. Di ba? Kay kasagarang client ni Attorney Fortun sila ampatuan. So kinsa man ang mga ampatuan, medyo negatibo kayo. So pag si Fortun ami lawyer sa mga ampatuan, mao puna siya. Sigon siya ayaw ko i-judge ako mga client. Okay, ang mga lawyers magod, depende ba na silang exposure sa practice? Sa practice. So, swerte ng mga abogado na makadawat o mga kaso na mga highly controversial na kaso. Kay that's part also of marketing. For example, if you're a lawyer, of a very big controversial accused, for example, the ampatuan case. So, but masabot, naka sa level niya na. Taas na. So, kung na yung mga mukuha ng abogado, sa una, kung ang acceptance fee mo 10 million, kung hatagang 20 mil acceptance fee, mayroon din nakaganahan? Mao, no? Di ba? Maanad man ka. So, depende. Mo na yung mga nindot ng mga abogado na ma-expose ka sa kanang mga highly controversial na mga kaso. Kaya, pero sa imo, although na kay gipangdaot ng mga kaso, pero ga-pro bono magyapon ka, attorney, no? Naga-pro bono ta. Manang, timbang-timbang ngayon kay ako, nagtuuman ko ng practice is not a business. So, in fact, kung tanawin mo nga itong income, it's only 20% more, 20% as a lawyer, 80% as a businessman. Sa businessman. Ga-appear niya po ka court trial, attorney? Usahin mo, appear ko. But most of the time, nasa itong mga partners kay akong gishare ako atong kaya na, niyagi naman sa kadya, good, no? Niyagi na ko dya. Kailan na ba katuwi sa law, attorney, practice? Almost 15 years. Dugay-dugay na. So, in 10 years in practice, almost every day, nagi ko court. Every day, good. Every day. Memorize na mong style sa judge? Buntag hapon. Buntag hapon. Unsay style sa judge, unsay unsaon pagpadaog sa kaso. Every day, buntag hapon, ato na nanggi. So, dito maliba-liba. Dita maliba on sa mga argumentos balaod, makatubagid na kay di man based sa balaod lang na nagbasa ta, kundi based sa atong experience. Mga ganitong taga-RTR, ngay kasuhan sa pulis, ikaw may nag-lawyer ato, ikaw may nag-depensa ato, i-dismiss yun, no? Sa piskal? Mas masulti kung i-dismiss, dismiss yun na.
Like for example, katong sa let's talk about the case in Habunga. Katong mayor, vice mayor. Ah, si Montero. Oh, yun ko. Dito Montero kuanto? Munton. Ah, Munton. Oh, yun ko. Set sulti ako. Pila ka adlaw na lang makagawas yun na. Mm-hmm. Nagagawas yun. Nagagawas yun. Yes, maybe nainagtabang tayo dito, nainag-follow up, but based lang ta sa merit sa kaso. Sa merit sa kaso. Huwag mag ito'y basis. Ko, dakay naghulga na din ako nung kagawas, but ako isa ko sa gato ng kagawas yun. Makagawas, this kagawas yun. Like another case, katong kaso sa Libertad. Oh, katong sa kang tubig. Sa to? Attorney Bacala. Oh, sige, okay lang itong abogado ha. Basta tubig sa abogadong ilang kalaban. Mm-hmm. Na baha ilang balay. Pildi ang itong abogado. Pildi yun. Pildi yun. Ni-appeal na ba sa Diyo, bahala mo appeal siya. Basta ako, wala ko'y gilabanan. Merit lang. Based na tas balaod, based sa ebidensya, o based sa merit of the case. And akong gishare ang itong knowledge, ito sa katawahan, o depende na magbutuo mo lako. Basta ako, isulti lang kung unsay akong na-observeran based sa legal knowledge. Wala tayo nagpaling-paling din. Wala may politiko nag-pressure sa ako. Wala may politiko naghawit sa akong liog o sa naghawit sa akong ilong. Disulti ako, unsay nakasulti sa balaod. Para to ako nga case, no? Gapanikan na ka ito nga mo counter. Dismissable, no? O, dismissable man ito na kaso. Okay. Freedom of press. Freedom of expression. Yes. Freedom of press is not absolute. But freedom of press is one of the limitation of the freedom of the democratic system of the Philippines. Kaya kung sobrang sa taka-absolute ang atong demokrasya, yes, ang Pilipinas is a Republican and a democratic country. Tinuod na. But too much democracy, too much freedom. Disadmayo. Disadmayo. Unsaon man nato na pagbuhat, natay gitawag ng freedom of press. Kaya ganun man, kaya ang walay press, daghay abusado ng mga politiko. Kung walay press, kaya ito nila, politiko sila, nadaog na sila, kaya mayor sila, gisaligal ko sa mga katauhan. Kung abusado nila ilang gahom, kinsa may mupitik silang itlog. Wala. No? Kinsa man na. Mao na ang press, ang kating ato mga media na musulti sa katungkod. But unfortunately, di tanan media para sa RMN that very high in credibility and integrity as a media. Na si mga media na mga corrupt. Na si mga media na dawat, yaw-yaw. No. Dawat muna, yaw-yaw na si may anak. So, di sa tamaka di sa tama kasulti na tanan media tayong kaysa nakasay mga media na for sale. Okay. So, munang atong timbang-timbango kita mga listeners, labi ng mga listeners, dapat timbang-timbango na to, di lang tanan information dawato na to. Dapat inyong timbang-timbangon kay ang tinuod na desisyon dapat gikan sa inyo. Okay. Kaya attorney, speaking of freedom of the press, timely na discussion, okay? I'm sure aware ka sa mga gipang shutdown ng mga registration sa Butuan. Oh yes. Nabasa nimo to mga balita, attorney? Anay nagsulti na ko na close ko no, anak ko no. Let's see. Trumpeta number one, no? Tibaw naman ta kasi tagiyas trumpeta kontra ni mayor na sa miaging election. Take one, si sulti si Mayor Pagaspas. Oh, Pagaspas. Si Mayor Pagaspas. Sira yang station gibaladag si stand this order. By FM, Makatribo, guban pa mga registrations. Instead nga NTC ang mo padala CDO, ang LGU, murag sila gi nangusog sa closure, attorney. What's your take on that issue of shutting down media? Okay, ato sa ring tayo, balaod ni ha? No, balaod. Bahala yung mga ego mo, basta balaod na itong suwayan. Kanin mo kong media, don't forget, media is different from the airwave. Okay. Airwave. The airwave, kaya bang kahanginan. That is owned by the government. Frequency is owned by the government under the Regalian Doctrine. Regalian. So, but masabot, yes, pwede ka mag-yaw-yaw diha. Why problema? If you are media, yaw-yaw ka. Bisag, unsay mong gusto, yaw-yaw diha. As long as di na libelous. Yes, buhata talang sulti yung gusto ni mo sultihon. Okay. Basta, dapat sulti lang. Pero lahi ng istorya pag airwave ang imong gamit. Okay. Kaya airwave, dapat musunod ka sa balaod. Musunod ka sa kanang itawag na kanang franchise system. Kay kuha ka na, yaw-yaw ka, pero ayaw gamit ang airwave sa gobyerno. Umo na siya. But ang nine authority to implement that is the NTC. NTC. So dapat ang NTC ang ma-implement. Yes, ang city government, ang ilaan na kanayang mangitawag LGU permit. Business permit. Mayor's permit. Mayor's permit. So that is only with respect to the business. But wala sila authority to implement the role or the inflow or the role or the
kanang function sa NTC, di ay not NTC. Okay. Trabaho na sa NTC na mo implement dili ang LGU. Dili ang LGU. Labi na na highly political, makuluran gyud bisag unsa ni. Bisag unsa ni pagpa-make up. Para mo guwapo yung dagway, pangit gihapon. Politika gyud. Politika gihapon. Bisag unsa ni pagpahumot. Nanimaho gyud mo inubaho. Ganun man. Tungod kay naay political motive. So ang proposal, ang suggestion ako, kung musuod ba sila na kung ilang klosan, dapat they will just recommend to the NTC and let NTC implement. Ang NTC dapat mo serve sa cease and desist order. The NTC, not the LGU. Not the LGU. Okay, ang LGU man gud, bisa unsaon na itong pugo o tago-tago sa itong motive na agihapon. Kontra magud sila sa miaging eleksyon. No? So, the example, pwede, lahi magunang, ang kani magung, unsa man yung itawag, business permit. Permit. Ang business permit, di ka pwede mo negosyo. But di mo't pasabot, di ka pwede mo yaw-yaw. Di ka pwede mo gamit sa iyong freedom of press. Freedom of press, expression. Kaya pag freedom of press, freedom of expression, it is not subject to the regulation, to the regulation of the LGU. Correct. Unsa purpose ang LGU? Tanawa ang inyong local government code. Unsa lang local government code of 1991. Tanawa diha, sino nakasuwat? Nabay ni suwat diha na dapat kay mga media tabunan yung baba kay sa baan. Wala. Ang inyo just to control the business activity of a certain business establishment. Nako na yung mga memorandum circular mga attorney nga gi-furnish sa ilaha nga dapat ang mga radio station mo furnish yung copy sa permit sa NTC sa LGU para adiser isyuhan ng business permit. Something business like permit. Business permit is different from license to operate as a media establishment. Correct, no? So, di ba? Yeah. Subot pa sabot. So, ang gihimo sa city, illegal? Partly illegal. Baho, pwede kay baho. Ha? Okay. Humot, pwede kay humot. No, labot pa sabot. Partly illegal. Ganun partly illegal, ang ilang role is only with respect to the business establishment. So, pwede nila i-close tungod kay di pwede mo income. Ayaw mo dawat o ganang income diha kay wa may business permit. Pero, pwede mo muyaw-yaw gihapon. Pero ang ilang pasangil, di mo katingog kay occupancy permit ninyo, wala mo. Something like that. O, wala yung mga, lahi sa na-issue. Lahi sa na-issue na. Pwede maka magyaw-yaw diha. Gamito ni mo ng microphone ni mo diha. Lahi na. Ang role mag-o sa LGU is only the business permit, kaya mga building permit. Wala niyang role. Ayaw mag-sood sa di niyo function. Bisan pag-expire ang franchise ni Trumpita, for example. Let the NTC close it. Dili ka mo. Dili na sakto, no? Okay, ang NTC, ang power sa NTC is with respect to the regulation of the NTC code or the National Telecommunication Code. Muna mga airwave, mga muhatag og frequency. Muna, ang franchise, ang role sa franchise is the Congress. Subot pa sabot, to cancel the franchise or not to cancel the franchise, trabaho na sa mga congressman o mga senador. Di na trabaho sa mayor. Di na trabaho sa mayor. Ministerial lang daw ang mayor, ana. Ministerial, ba? Ministerial, oh. Ang muhatag og franchise is the Congress. Okay. So, Congress lang ang may authority na mo cancel, mo extend, or mo renew a franchise. Okay. Ang NTC is the implementing power of the telecommunication activity of a certain establishment. Like, kaya kita mga airwave, mga ginana. Telepono. O, ana, mo na ito boss. Cellphone. NTC. Ang LGU, sorry, ito boss LGU, business permit. Bawal ka mo issue, o bawal ka mo negosyo. Kaya wa kay permit, di ka pwede mo negosyo. Pero, why resulted dito na bawal ka mo exercise imong freedom of press? Kaya wakay business permit. Tuloy imong business permit as long as walay. O tuloy imong activity as a media establishment as long as wak pa kay cease and desist order from the NTC. Ang trabaho sa mayor or the LGU is with respect only to the business aspect. Is it a business aspect kung mayaw-yaw ka about public opinions? No. Business aspect, for example, advertisement. Bawal lang ka mag-advertise. Bawal ka mag-advertise. Mula siya. Wala kay business permit. Mula dapat ito ang itimang tibangon kay usahay lagi, masubeta ka bright, nakalimut lang ka sa basic. I'm talking here of the basic. For example, RMN, gusto ko magpa
advertise og usa ka kape. O ana, oh bayad ko nimo. O di ka pwede mo dawat sa bayad kay wala kay business permit. Di ka pwede mo isugusibo nako. Di ka mo daw, di ka pwede magpa-advertise kay wala kay business permit. Mo na sa ibot pusabot sa business permit. Mo na power sa LGU. Mo na power sa LGU. Pero di nila power ang power sa NTC. Power, okay. Okay, don't forget, NTC is under the Department of Information and Telecommunication Commission. LGU is different. It's done under the DILG. Different na sila na function. Okay. So if I were the lawyer, ano yung mga station nga gipangsira, what are their legal remedies to question the action of the city government? First, ang ilang buhaton, nai-order ang kwan, ang kanilang LGU. Nai-order na, na, close. Nai-insist on this order. O, ato sila sa korte. Mag-file sila na petition to the court to declare it as null and void because it is a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Ah, okay. So, file sila to declare it as unconstitutional, to declare it as illegal, katong order sa mayor. Sa mayor. Kaya don't forget, there is a presumption of legality. Kung why mo question, it legal, is, yun. Ang gibuhat sa mayor, legal. There's a presumption of legality and constitutionality of an order of a certain public official like the city mayor. Presumption, legal. Okay. Ikaw na gusto ka mo question, kung magyaw-yaw lang ka, di ka mo palo kaso sa korte, bot pa sa bot, di o yun ka na legal tong gibuhat sa mayor. Wala siya. Wala siya. Ang usa sa mga stasyon nga nasira, ni... Although gisakitan sila pero lawyer ganito ang president, pwede siya nga, sige na lang, no? Nay, wala, manisulti na, hilom. Di na lang makikaway. Kay... Silence means yes. Silence means yes. But ang ato, discussion. Discussion. Educational niya ito. Academic discussion. Wala mong ilawot ang away ninyo diha. Academic na niya ito. Wala mong nabakuha ninyo. Di ba? Ang ato, mag-educate lang sa mga tao. Educate sa mga tao. Kay ang mga tao nalibog. Unsa may saktuan, unsa may legal. So, don't forget ha, ang trabaho sa LGU, business permit, occupancy permit, mga building permit, mo na tapos LGU. Kaya naman naman na sila share sa kanang real property tax, di ba? O sa business permit, nasa madawat na taxes. O sa may labot nila sa kanang airwave. So di gila trabaho nila. First, wala sila expertise sa batana. Wala. O, di ba? Wala sila engineer siguro. O, naman sila engineer sa kanang telecommunication engineer. Wala ganit tingali. Sa permit and licensing, yan nag-serve ani ang permit licensing, which is a lawyer. Attorney Kahoy, wala siguro sa background sa technical aspect. No? They can stop a media establishment but only with respect to the business operation of the media. Not the technical aspect. Not the technical aspect, not the media. Wala sila authority na natabuhon na ang ba ng mga media ang mga sabaan. Wala sila authority na. Wala sila gahom na. So, abuso sa gahom na. Abuso sa gahom na. Kaya ilang gahom? Curtailment of press freedom. Curtailment of press freedom na. Kaya ang ila, ang trabaho nila is only with respect to the business aspect of a certain media establishment. Okay, so at klaro ha, ang pahayag ni attorney nga doon ay nakita nga abuse of authority o lack of jurisdiction sila for closing down a radio station. Yes, yes. Lima na ba? Lima? O, lima na, sabot. Pero kanang mga radio station, kung wala sila ay gibuhat, hilom-hilom sila. Silence, which yes. Yes. No. Kaya, oh, pero sila. Ilan ang question in the proper forum sa court? Mapildigit ang LGU. Mapildigit ang LGU. Okay. Salamat, attorney, ha? Ikaw rin abogado ba? Naka-istorya na. Tana mga abogado sa butuan, moro mag-hilom sila na nga isyo. Mga hanlukan mo sila. Kuha mo kayo first, wala ko yung makuha nila. Masuko sila na ako? Okay. Okay. Kinahan sila na ako? Okay. Wala problema. Wala mo kayo interest, no? Wala mo kayo interest. Wala mo kayo interest, butuan. Negosyo, politika, wala mo kayo interest. Ang ato, ang itong interest is to serve the public. To serve the butuanon, to serve the gusanon. Educate na to ang mga tao. That is true education. So, palihog, katong naa sa gawas, no? Ato nang pasudlon, kamarag nalaglaglami mo niya itong istorya, Attorney Mark, no? Inabi na sa mga nagunang ilisgutanan. Guard, palihog ng mga magpa-legal advice ni Attorney Mark Tolentino, ato nang pasudlon para nga mahatagan na itong sulbad tubag ang ilang mga problemang legal. Ali, ma'am, taga-ampayon na ba ni Attorney? Sige doon siya sunod sa itong programa. Dire ka, ma'am. Palihog i-assist guard para... Kakita na kong personal ba kay tingin. Oo. Tanaw man ko sa kwan di is in I. Ah, okay. Unsa may guwapo akong naong ako tingog? Guwapo akong tingog. Tingog kong kwan. Tingog kong naong. Guwapo. Sige, ma'am. Pakipindot na po. Okay, so tayo mong problema, ma'am. Good morning.
Yuta, Yuta, okay. Sige, Brian. Kuanon, pindoton. Hmm, ah, okay na, okay na. Sige. Kuan atol ni kami. Lasang panangayuta, akong ginikanan na may nag-ugmad 1950s pa midiha. Karon pagkahinlo na nagdabot man sila Guanport. Pagka 1971 gisukod sa agrarian reform na ami certificate of land transfer akong amahan. Tapos 1985 gi-canceled ang CLT. Dinhi ra pud sa butuan gi-canceled. Ang naghimo og order of cancellation kini si Attorney Abugho. Isa man siya. Pag-igagaw sa tag-iya sa yuta. Ah, so bot pasabot nag-file ni siya kabugado og petition for the cancellation of the title. Oo. So human pag-file og petition unsay gibuhat ninyo? Among gibuhat natumig agrarian. Naghatag sila isa ka SLT nga wala may pirma nga canceled lain nga number. Karon si Attorney Wahing sa kuan diha sa Paro nag-ingon siya nga nang ato mag Manila kay na may mo lain nga number sa inyong CLT. So attorney na ato me. Sa dito sa kuan land tenure. Among gisusi dito. Dito sa kuan nila wala may canceled. So inyong buhato ana kay para sigurado mo sa ang yuta nakapangasi mong inahan? Amhan. Mukuha mo ana og certified true copy sa RD, Registry of Deeds. Naman. Human pagkuha niyo ana sa latest sa kanang bago, magkuha mo ana og latest certified true copy of the Registry of Deeds. Makita niyo didto kinsa tagiya gyud og dinhi naka-annotate na tight na cancel ba or wala. Kay basing usahay magod dahil may istorya ba na na-cancel akong titulo, na-cancel. Para sigurado ka, kuha ka latest pinakabag-o na certified true copy sa Registry of Deeds. Tanawa dito, blue ang color na blue. Nakasuwat dito kung existing ba na titulo, na-cancel na ba na or wa na. Kaya kung nasuwat cancel diha, nasuwat diha, cancel pursuant to the RTC decision number blah blah. Ana, o tanaw niyo itong desisyon sa korte ng anong na-cancel. So, kuha sa gagkopya sa korte. Ang kuha na tornigay kasuhan mi. Oo. Ang saan ang kaso, ma'am? Kaso nga recovery of position pahawaon mi. Ah, okay. Recovery. Pahawaon mi, attorney. Pero, recovery of position. Ang nifay o kaso, ang lain na tag-iasad. Apo, third party na. Oh, so, mula gina na issue ana is titling or ownership and quality of title, recovery of possession. So muna nakuha sa tinyong Registry of Deeds kung tinuod bagid kamo tag iya yuta. Kaya kung di kamo tag iya yuta, ang mapahawa gid mo. Oh, pero dili mo mapahawa basta-basta, dapat na i-court order. Mao bitaw nagpile tong isa ka tag iya og recovery of possession kay allegedly kamo nag-occupy sa property. So di mo pwede pahawaon diha na mo na bugawon lang. Dapat na i-court order na mo hawa mo kung na i-court order but based sa balaod. Wa pa may court order. Ayaw gawa na decision. Mo na siya na ni decision. Oo. Sa korte? Oh, korte. Napawaon mo? Oo. Fiscal hugo. Ay di man fiscal, wa man authority ang fiscal. Judge. Kung judge na siya, mag-file mo na og motion for reconsideration. Oh, kana. File man ang among abogado. Abogado. Oh. Siya may lawyer ni mo. Si Attorney Prisco, Jean Prisco na kaalaman ata. Basta mapayal mo lang motion for consideration na panahiring pag madinay pildi ka po sa pildi file mo lang appeal dito sa court of appeals. So taas pa na istorya ha. Unya karon attorney kay nagsugo man sa city nga hawaan mo nagkuan na kanang gisurbi na kapahawaan ng yun me dilingi mo dilingi mo pwede pahawaan mintras so apay pending pa ang litigation wapa man human motion pa ba ma'am mana. Oh, nag-motion. Oh, wala pa na, wala pa na siya. Kuan mang kuno sa court appeal. Ayaw sa magkuan. Pag unya lang may finality. Kay palit na lagi kuno sa city, attorney. Unsa? Gipalit na sa city? Oo. Basing na nay gitawag na expropriation proceedings. Basing project na diha. Basing kung gipalit na, normally ang pag expropriation magud under the rules. Di pa na sila mo practice expropriation. Ang buhaton na sa city is offeran mo og negotiated sale. Kung dawat mo presyo, permahan, tapos na. Hawa na mo, bayadan mo, human. Kung di mo masugot sa presyo, kay barato mo ka ng presyo ng mga negotiated sale, muagi nag-expropriation. Expropriation, muagi kurte gaya po na. So, pili, pero noon, nakapanistoryahan, malagi ito. Muna siya. Nga, pag-ingon ni
sir, nga, muanay ka, 26. Nagsayo gid kog mata. Sayo. Oh, gabi ha. Oh. Eh, salamat, salamat. Ako personal gyud kay dito sa TV, kita ang tamang gyud ka. Gwapo no, gwapo no. Gwapo gyud. Sige, sige. Manang ako attorney di kong katulog kay pahawang gyud mi ko no. Ay lagi bug hawak minta sa walay court order ha. Mauna. Mauna siya. Pabayad na lang, ma'am. Lain pay kuan attorney mo ngutan ako. Among balay na nagbayad na mig deklarasyon sa yuta karon kay lugnot mong yun ng apo, pahawaon mi. Oo. Pahawaon mi, niya nagbayad naman mig deklarasyon. Hindi mo pwede pahawaon, bitas by court order. Except pag negotiated mo, nabayadan mo, sugot mo na daot mong kwarta, pwede mo mahawa, pero voluntary na paghawa, di mo pwede pugsun pagpahawa. Di mo pwede yan. Ang pwede mo pugos niyo pagpahawa, korte lang na, ha? Korte. Unya kung mga kuan sila na po, magpahal nga, kung yun na mo, napahawaon na sila, kay mahal nga presyo daw nga yuta. Parang BMC, attorney mo, mana. Muli kita na inusulti na pwede mo muhawa, voluntary, negosisyon, bayadan mo, dapat pila ibayad, palito ng yuta, pwede mo muhawa. Bayaran ng 24 mil. Oh, depende sa inyong offer, kung, depende sa inyong kung gusto mo di. Kung di mo ganahan, only the court can force you to vacate the property. Okay. Ha? Okay, ha? Nakasabot na ko. Salamat, Nay. Salamat. Thank you, ma'am. Tulog na yun ko. Tulog, ha? Madili yun may muhawa. May court order. Okay, okay. Hello, good morning. Thank you, attorney. Good morning, sir. Okay, sir. Hello, attorney. Go ahead, go ahead. Ako'y one back yung sa widening dito. Widening? Tinood ng widening sa kalsada. Tinood ng kung posisi ang ipong nagunitan. Wala ko na ibayad ang salute. Kung city? Kung ko lahir ako na kong DPWH? CTC. Kung city, wala bayad? CTC. Kung ang titulo ba nga gikunitan? Ah, CTC? Attorney, kung CTC. Lahir sa original? O city, original. Okay. Tubago na, sir. Tubago na. Ingon sa atong Batakang Balaod, no private property shall be taken for public use without payment of just compensation. Dahil na, unsa may pasabot na kasama nga mail, duha ka book requirement. Number one, pwede kuha ng property sa na private, duha purpose. Number one, it must be for public use. Yes. Second, dapat na payment of just compensation. Why ningon dito na pag city o sa diha, original, basta ikaw tag iya, why problema. Pero sigurado ka para mabayaran ka, wadto ka sa RD, Registry of Deeds. Mukuha ka og certified true copy of the latest certified true copy para mabaw na to. Kung ikaw magitang iya diha, basing nabaligya na o takabaw. So, before ka makuha o ganang bayad sa yung yuta, dapat naka-proof na ikaw tag iya sa yuta. Okay. Kanang certificate transfer, o sana? Ang una magod, original, ang una magod, original certificate of title. Meaning, original unang owner. Issue. Pag nabaligya na, ang issue na sa RD is the certificate transfer certificate of title. Okay. So proof of ownership na. Proof of ownership. Okay. Sir, dili na mao nga kung CTC walay bayad. Kung niya attorney ka nang kung sa bayad aman magbasin sa assess value o sa market value. Okay. Ang pagbayad ba ko na basta mga ang tawag na expropriation, di ka makasulti pilay bayronon o pilay presyo based na siya sa assessment sa mo expropriate. So normally before ana na negotiated sale, example ang presyo property baratohan ng negotiated sale, kung di ka masugot ilang i-expropriate na, but based not based on your price but based on the assessed value. Okay, salamat kayo ha, at least naklaro na, sir. Laing bisita karong buntaga tonay, paki sir, paki pindot lang sa padol sa mic. Padol sa mic, sir. Padol sa mic. Tapos ang kanang pula, pindot lang ha. Okay, good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Ay, may buntag. Pangutana ko lang ni sir kung pwede ba na mo ni mabaligyan ni tudog yun. Ibaligyan ninyo ang kanang process nga, klase nga papel pa. Na ay gitawag na dokumento, ipakita niya kasama nga mail, okay. Is the Deed of Confirmation Sale. Nasa gitawag Original Certificate of Title. Okay. Ang inyong buhaton na anak, kung gusto ninyo baligyan ng yuta, add to most RD. Kuha sa mo certified true copy of the title of that property.
para ma-prove na to na kamo bitag iya. Kay very basic man ni balaod sa Marmel. Yes sir. Ingos balaod ha. You cannot sell property that you do not own. Unsa bi bisaya ana? Di nimo iba di ka kabaligya og kahimtangan kung di ikaw ang tagiya. Subot pa sabot, before ka mabaligya ko sa kabutang, dapat na kay proof na ikaw tagiya. Kung akay proof ikaw tagiya, kano baligya man nimo? Okay, authority yung baligya. So sa ibuhaton nimo, adto ka sa RD, kuha kag certified true copy, tanawa dito pag print sa certified true copy kung kisa tagiya, kung ikaw ba or di. Kaya kung di ikaw tagiya, hindi ka kabaligya. Pero kung ikaw tagiya, yes, pwede ka kabaligya. For example, ang tagiya, imo pang ginikanan, patay na. Maghimo mo na o ganang itawag na extra judicial settlement sa tanan mga iksuon para mabaligyan niyo property. Di, okay, oh, sige, go ahead. Assuming sir, niabot naman po mo sa daraan eh. O siya? Hindi accept kaningan mga kaso, mga papers, BIR, etc. sa dito sa ROD. Humana. Na kay gi-request man nila dito sa kuan sa dar nga i abot na po dito within sa 5 hectares sa man ang pwede nga i-cover kay numo man kuno bagong nga policy karon. Dugay na policy, di na bago, dugay. 5 hectares, no? Okay. Human ikaduha, nya 7 hectares man isirang atong gistoryahan. So how about sa remaining kay 5 hectares man? Among gusto nga amo na lang ni siyang i-separate. Deal na unsa may maayong remedy na ay madto mo sa RD sa agrarian office na para na ay clear ba si ihatag na na certificate ihatag na ang 5 hectares mo ni siya. So na na ihatag sa agrarian office, so you need to go to the agrarian office para ma para kanang gitawag kanang 5 hectares ma identify dito. Dapat kayo na i-survey kayo. Kaya ko ba 7 hectares? Asa ba sa 5 hectares? Asa 7 hectares? Taas ba? Ubos ba? Kilid ba? Wata ka ba? Dapat na proper survey na. Na proper survey na. Kung man tumo sa agrarian, mangay mo ng certificate sa agrarian office para unsa ang pagbaligyan ng yuta. Kaya that is an agricultural property. If it is an agricultural property, pagbaligyan ng yuta, dapat na clearance sa agrarian office. Okay, sir. Ilang gikuan nga para resurvey na akong gipangutana po ang daraan na actually. Pero ang ilang man po kayo, nagkinahanglan man mag ilang surveyor nga, niya, nagkantidad po, mahal kayo? Muna, na, isuraw na ninyo. Kay, sa gobyerno na, pag pa-survey na, I don't know kung pila ibayad. Muna, very basic na ka sa Marmel. Di man tanan yuta, asset. Sometimes, it is a liability. So, sa ibut pasabutan na, di man hayahay ka, kinahang kay yuta, kinahang kay sakinan, hayahay ka. Di ba? Usahay, problema pa. Para na, problema ka. Sa ako na ninyo, kayo, bayad pa mo ng mga, ano mo, resurvey, bayad pa mo, ano, dos, ang current office, bayad pa mo, buhis, ano, ang kay, basta gobyerno gani, basta transaksyon sa yuta gani, way libre. Pag transaksyon sa yuta, imong balis yung pangalan, balis yung anak sa pangalan, bayad mo ng mga expenses sa gobyerno. So, dili kaday pwede nga, amo nang i-deal o tibok? Unsa? Ang kanal siya pagbaligya. Kaya 7 hectares? Oo. Pagpaligyan ninyo, pwede man na. Pero of course, di pwede isa katao lang. Dapat isa 5 hectares, isa 2 hectares. So, ma-separate pa na siya. Tagsa-tagsa ang kuan processing? Isa na ka-process. Pero okay. Ang pangan, lahat. Ang subdivide? Pangan, isa-divide ang pangan. Subdivide? Buna, dapat ipa-reserve na siya. Doon naman ko yung nadungog ni Monser nga, ay ipatunga na siya ang... Isa may pangan siya, ta? Ikatagiya? Sa mama na ko. Oh, naaba, buhay pa man siya, sir. Buhay pa? Awa ba kay katungod? Lagi, sir. Ang kuan lang, kay amo na siya, kay deal, kay 80 years old naman good siya. Oh, so, siya ay budil, dili ka mo. Dapat na mo SPA. Na mo SPA. Okay. Pag na mo SPA, or at least, buhay mo siya deed of donation, unsa ang pagbahay ninyo sa yuta. Naana siya kay... May expectancy kay, na ka, sir, no? Wa pa mo may katungod sa property. Kay buhay pa man buhay inyong, eh. Buhay pa man inyong ginikanan. Siya pa'y gusto. Mula gina, nahatakan mong SPA. Mientras wa ka SPA, mas hindi ka balibalihon dito sa gobyerno sa mga agency. Kaya in the first place, hindi man pangani mo. Dapat na kay authority to do that. Kung wa kay authority, nagsayang-sayang kasi mong panahon. Mag-SPA ka, sir. Bila mo ka mag-isoon, sir? Dito po. Dito. Nagka-uyon mo tanan? Oo. Pakuha ang SPA, papirmahin mo. Para ikaw mo yung mo-transact. So what happened sa kwan, sir, sa mother na kong aside? Siya tag-yes yuta. Siya gyapon. Siya tag-yes yuta kay buhay pa man. Buhay pa man. Siya kita giyana, sir. Kamu, kuan lang, mere expectancy. Mere expectancy mo, so, wa mo'y katungod sa yuta, as of today. Ang buhaton ninyo, kung gusto ka na ikaw mo transact in behalf sa imong inahan, special power, dapat na kay SPA.
special power of attorney. Which is katong sign na sa katong mother na mo. Oh, mother. Oh. Di na kinahanglan ang mga why labot ang magsuon kay mintas buhi pang ginikanan. Siya magbuot. Why katungod ang mga anak. So si ana siara only one signature lang ana sa buhi ni na. Ah, siara. Okay. Patay na imong papa. Patay na. Ang share sa iyang papa, Tol, eh? Di, ang nakapangalan, mama yung magha. Ah, mama nakapangalan? Oh. Ah, okay. Legal married man po siya. Ah, sige, okay. Sige. Katula, sir. Okay. Okay. Thank you. Na, tinawan ra ka? Gamay pa. Ako para na i-kuhan pa, analyze po mayo. Ah, okay. Sige. Okay. Caller, good morning. Good morning, attorney. Yes, ma'am. Morning. Attorney, ang problema na ako bahin sa yuta gihapon. Oh, okay. Ano sa mana? Ano sa tanang gisurbi na nagsurbi sa among yuta? Amurat ang silingan na attorney ba? Okay. Ambot kay gi-squat man siguro among yuta kay gisurbi man niya. Pero dili ra kay amura hasta ang kasitbit. O unya attorney kanang nakita pa ni niduol mi sa iya. O ging na namo nga nganong gi apil man nimo ang among yuta pagkuan kanang sulbi. Yun din siya mo. Amo man ni. Kung naamoy kuan titulo, ipakita ko no be. O mao to gipakita na mo at o gi niad to mi dito sa barangay among gi pa invite. Unya sa ikaduhang invitation na to ni ahara siya ni kuan ni adto. Mao to gipakita na ko ang kuan kanang sulbi o di title na mo og mapa. Unya kay mingon man siya attorney nga ay dili man ang mabasihan kay basig sirup-sirup sa ninyo nga kuan lain nga kuan. So, sa pangutan na? Oh, ang pangutan na ko attorney nga makuan bakla na mo aun asa man ni mo dol attorney nga pakuan na mo ning among yuta. Sa so, ning yuta si kuan. Tayo ha. Klaro man pangutan na. Oh, ang asa man ni Mudol attorney ba na magpatabang nga patawag na mo ni utro. Di ang trabaho sa barangay, certificate mo issue lang sa certificate to file action. But pasabot, ang purpose sa barangay settlement, dili didto maghisgot kung kisa tagiyas yuta or kisa dili tagiyas yuta. Settlement ang issue dito sa barangay. Kung di mo paminaw sa kung di mo makasettle, the barangay will issue a certificate to file action. Or ni trabaho sa barangay. So, pag kumang kung na-conflict sa inyong yuta, dapat mo agi mong korte, ano. So, huwati lang na kung yun sa pag-survey o na may encroachments sa inyong property. So, kung na-encroachment, mo add to mo na sa korte para mag-file mong kaso sa court. Pero mintas wala pa, kaya survey pa man na, di huwat lang. Ay. Ha? Nagkagahapon, attorney, gilampasan na nila, attorney, kailad ang kuralon. Oo. Kami police attorney unya kay kuan man pud ni. Ipa sir, ay inyong yuta, ino sa ipare survey. Hello ma'am. Okay. So, as unsa attorney? Adto mo sa barangay una, isettle sa nanay yung problema. Kung di magka problema, kung ilang nang hilabtan inyong yuta, mo file mo ana og kaso sa korte. Ay, sa korte, good attorney. Oh, sa barangay, okay. Way katungod ang barangay, ma'am. Salamat, ha, sa imong tawag. Kasama ramil, may buntag mamalihog kong pangutana kay attorney Mark Tolentino about aning live-in partner. Ang akong igso, nagbulag sila sa iyang kalibin. Nakatukod siya balay sa yuta sa iyang kalibin. In unsa may pamaagi ang attorney, mapugos bag pabayad sa akong igsoon nga iyang ex-kalibin nga pabayran ang balay kaysa iya mang yuta na tukod ang balay. So, but pasabot kayong mga live-in partners. So, sining live-in partners? Nag-ipon, okay. Way kasal. Live-in partners, walay gitawag na conjugal property pag live-in partners. Oh, okay. But pasabot, kayo may conjugal property. Ang conjugal property mong kasama Ramil, kung ikaw ay nagtrabaho, imong asawa ay trabaho, nagkuyog mo siya sa kabalay, na-share ang imong asawa tungod kay conjugal partnership man, conjugal property, kung gikasal mo 1988 up to the present. Pero kung wala, based on actual contribution, based on co-ownership. So, muna siya isgutan. So, in this case, kung wala co-ownership sila, kay live-in partners man sila. So, ang tag-iyas yuta, depende sa value sa yuta. Value sa yuta o value sa balay.
kung kinsa tag kung nas dako ang balyo sa balay, ang tag-iyas balay ang makatag-iyas yuta, pero dapat paliton ang yuta. Mm-hmm. Reimbursement. Kung ang value sa yuta mas mahal kaysa values balay, ang tag-iyas sa yuta mo'y makatag-iyas sa balay, but bayadan ang og reimbursement katong katong nigasto sa balay. Okay. Lain pangutana, attorney. Dunay kuan magod? Dunay usa ka anak og anak man daw ni contractor resibutuan. Adunahan, milyonaryo. Nasa sports car, attorney. Karon nakuhaan siya video nga diha sa public road, na yung mga tricycle, na yung mga taxi, nga gapa, drifting-drifting ba? Murag alaf Paul Walker betong Fast and Furious, nga which is delikado po sa mga kasugat nga masyaki. Murag restruct siya ba? Kaya mong restruct niya, tuyok-tuyok, drifting-drifting, nga, delikado. Na-report ni sa LTO, ang pahayag sa LTO, pag ma-identify nila ang tag-iya sa maong sikanan, ilang isyo kos. Sakto. Doon na ba siya violation nato? Private man daw siya nga tao? Private car? Unya, private car? Why nag-enjoy lang kung siya sa truck ba, sa dalan? Nga nagpa-race racing siya? Na violation. Okay. Kay yes, ikaw tag-iya siya mong sakinan. But ang driving is not a right. It is only a privilege. Yes, don't forget, driving is not a right. It is only a privilege. Kung nai imong violation sa imong pag-drive, pwede na i-cancel ang imong driver's license. Okay. Ikaduha, tag-iya ka sa imong sakinan, bisag unsa kasinaw ng sakinan imo, dili ikaw ang tag-iya sa dalan. Lamborghini, masiguro to? Maunsa pa na, bisag golden car, pa itawag ka na. Okay. Boot pa sa boot, dili ikaw ang tag-iya sa dalan. So, but masabot kung magpalibot-libot ka diha, delikado, kung na violation sa traffic rules or sa pag-driving rules ni mo, pwede gigin i-cancel ang imong lisensya, i-suspend ka. Kaya in the very first place, ang imong gi-drive ban o katong drifting, na drifting tawag na. Kaya na mag-drift-drift, kaya na mag-tuyok ba? Pwede na siya sa mga private area. Dato magkamo, magpa-semento mo dito dakong lugar, dito sa asang lugar. Ha? Contractor na imong papa, pahimog-restruck. Pahimog-restruck, private area. Mahala ka sa ibubuhato sa sakinan. Wala mabot. Pero kung gamito na nimo the public road, diha ang problema. So, na'y violation, pwede makancel ang imong driver's license. Pasikat to yung style ba? Ila siguro siyang sakinang sports car ba? So, doon na'y violation to, attorney? Na'y violation kay public road ba yung gamit? So, tama lang issue ko siya? Tama. Okay. Salamat, attorney. Good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Para kay pangutana. Go ahead. Ako ang amigo, iyang living partner, kasado, pero bulag. Aha. Karon, nagkaanak sila. Pwede ba madala sa bata ang apelido doon? Okay. Unsa yung pangutana kasi? Unsa to, live-in partner, tapos nagkaanak sila, pwede ba dalon sa papa ang apelido sa bata? Oo, pero ang babae, kasado sa unang bana. Okay, kasado sa unang bana. Pwede. Pwede gamiton ang apelido sa lalaki sa bata nila. Pwede. Pwede basta na yung condition. Dapat ang iyang i-acknowledge ang iyang anak. Okay. Sa lalaki i-acknowledge siya iyang anak. Bisan pa katong babae, minyo. Kasal, Pero naburusan siya glain lalaki. Ang katong bata, pwede gamiton niya ang apelido sa iyang amahan. Pero delikado po ng babae ma-adultery, no? Oh, pero lain ang kaso. Lain ang issue adultery. Atong disikulo. Iyan, pangunta na. Lain pa siya. Okay. So, pwede gamitin yung apelido sa amahan basta i-acknowledge sa amahan na siya ang amahan atong bata. O ikaduha, nisugot ang inahan. So, mo na say right na sa inahan, ang desisyon na ang inahan. But of course, pwede na magamit as ebidensya for adultery. Adultery. No. Hello, good morning! Hello, good morning, sir. Yes, ma'am, good morning. Good morning. Good morning po, Attorney Tolentino. Problema, sir. Saman. Ano kong problema? Isa ko kasi senior citizen. Tapos, last March, nag-organize pero sa ngalan sa landmark, nasa'yo pang aking pangalan. So, pangutana? Balik, kanang gini, balik na po makuha ko nga. Pero ano nga sa'yo pala kong ngalan dito sa landmark siya nga? Imbis per me na ako, Adormio man, ang Armando man nga sa kong ngalan. Oo, layo kayo. So, sa may... Unsa may proof nimo na ikaw tagiya to na account? Unsa proof nimo nga ikaw tagiya sa mga account? Unsa proof nga ikaw tagiya? Kuan. Mao may direct, mao may papigi ka sa landmark ni abot sa barangay. Ako mang middle name o
ang apelyido, pero akong pangalan na sa iyo. Kisa man ang pangalan na si Mumbana? Sa ako ba? Ako mismo. Le, kanang ni kanang na pangalan nga lain, lahi, kisa man ang pangalan? Armando ang masulat, Armando, lalaki. Pero dili na, waka kailan na? Wala, wala man sa ngalamong barangay. Ah, ma'am, ato na sa DSWD. Oga para ma nagbalik-balik ka. Iadto na sa DSWD. DSWD lag landbag baka resolve na. Oo, sakto. Eh, sige na lang ko balik-balik dito. So ingon naman ko nga ang gulat lang kung may another kanang schedule sa pagpanghatag. Ah, okay. Oh. So kuha na siya kanang internal na sa DSWD og sa landbag. Pwede ka musuwatan na sa DILG. Or imong suwatan ang regional director baka ha? Imong i-report ba? Imong isumbong ma'am ang nahitabo sa imong alan? DILG di sa ato ah. Ano? Not DILG but sa director? Isumbong? Sa director? Oo. Oh, nyagi unya-unya ra ka? Oo. Oh, nyagi unya-unya ra ka? Oo. Oh. Pagkuan, pag-antog pao, then write a complaint, address to the regional director for them to address the your issue. Ah, sige, salamat. Sakto to attorney, no? Sakto. Kaya di man ma-resolve to. Basta, kaya problema mas landbang. Basta sa gobyerno magani ka sa mga mail. Example, masuwat ka sa gobyerno, man dapat within certain period, dapat tubagon gina. Kaya na ARTA. Oh, kung di magani, report po na sa ARTA, anti-red tape law. Oh, di dapat tulgon ang papel ni mo. Oh, basta masuwat ka, certain period lang, I think within, pag simple letter, within 3 to 4 days. Dapat action. Pag mag-di kayo, mag-disod kami na letter, up to 10 days. But pag complex kayo ng mga request, up to 30 days. Okay. So kung di naman mabuhat na, violation na sa anti-red tape. Oh, pwede makasuhan. May nga adlaw ang kasulatan sa pagpalit sa yuta na mo nawala. Nawala to siya sa pagpatay sa mga NPA sa akong papa. Gusto nta na ako buhatan o gutro kasulatan ug na ay nagingon. Nga dili daw pwede buhatan og utro. Ang mga anak sa amo gipalitan okay sila buhatan og utro. Ang ako pangutana tinuod ba na nga dili pwede buhatan og utro ang kasulatan attorney? Ako nanay gisuwat na dokumento human wa is it notarized or di notarized? Kay kung notarized katunan pwede man ka makuha og certified true copy adtong abogado na notaryo sa law office no. Sa law office human man kato na siya kung na-notarized na siya, naka-restro na siya na dokumento dito sa registry sa mga sa mga notary public. So muna yung mabaton ko, wala na-notarized, subot mo sa bot, pwede ka mo utrog, suhibog utrog, kaya wala mga land record, pero kung naka-notarized na, pwede ka mo kuha certified true copy sa abogado. Kaya na yung mga notaryo ni attorney, gina-file gina? Archives na, may archives na? Na-archives na, dito na sa clerk of court is admit. Ah, so dili sa inyong law office? Dili. So, gawa sa law office na ay requirement ng isa ang law office na nagnotaryo na i-forward dito sa archive of the notary public. Okay. Salamat kayo. Attorney, pareho may sitwasyon sa nanawagan niya. Ingon sa engineer, ang naghupot og TCT ra, ang mabayaran kantong OCT daw, dili daw. Okay, original man to siya, no? Of course, katong original. Pag nanay TCT, canceled ang OCT. Wala na to. Di na to siya tagiya. O, di sa tagiya. Sakto, ma'am. Sakto ang ingon sa engineer. Alangan man og ako ang nagunit sa OCT, sa original, magpabayad pa dahi ko. Nagibayra naman ko sa nagpalit. Oo, sakto, sakto. Sakto, sakto. Wala'y double pay. Oo. Maing buntag, attorney. Bayad na sa pa-survey kay, lahi na iya, no? Daghan na magkukain ng mga text karong atong gina-scan para makuha na ito ang pangutana. Palihog pangutana ni attorney about aning live-in partner, humana na ito nagbasa. Good morning, attorney. Pangutana kang attorney. Ang purok leader o purok president, elected purok officer, kung mo file sa as candidate sa barangay SK election, o niya ang status sa purok president, padayon ba gyapon siya nga pagka-purok president? Or need siya mag-resign sa pagka-purok president? So normally ha, under the law, kay ang kaning purok president, wala magina siya sa establishment of the appointments. Oh, wala no? Oh, it's just para sa voluntary. Kapitan Ray mo ko na, amura og i-appoint na sila sa DepEd maguna attorney? Oh, lahi pagod ko example, nagtrabaho ka sa City Hall, manbudagan kag barangay captain, automatic resign ka na. Oh, mao na siya. Kay appointed man ka purang purok president, wa siya natawag sa list of the appointments. Kung dili ko na siya appointment magani, is more on an honorarium basis. So, example attorney, kung mudagan ang usa ka city councilor, mudagan siya pagkakapitan, did he siya resign? Need pa siya ma-resign? Did he siya resign? Elected man.
Ah, if you are an elected official, dili ka automatic resign. So if ever madao, mapildo siya, balik siya pagkakonsyal. Oh, balik siya pagkakonsyal. Uy, nindot, no? Oh, ano nindot siya? Eh. So nabay konsyal sa butuan ang mudagan pagkakapitan? Naa. Naa ba? Oh, oh sample, kisa na... Si konsyal Vincent Rosario. Oh, si konsyal Vincent. Konsyal man siya. Oh, konsyal siya. Mm. Dagan siya kapitan sa usa ka barangay. Mm. Sa usa barangay, ya. Libertad. Oh, Libertad. Mm. Daog siya, automatic resign siya pagkakonsyal. Oh. Kung daog siya. Pag mapildi. Pildi siya, balik siya sa pagkakonsyal. Oh, lahi lang yun kung may mandate sa tao. Kay elected man siya. Elected man. Pero kung appointed, for example, kanang isa ka staff diya sa city government, mm, sa LGU, diya sa Butuan, mm, staff siya kanang clerk. Clerk. Dagan siya kagawad, automatic resign siya. Automatic. Kay elected man siya. Oh. Lahi ang elected, lahi ang appointed. Oh, unya, pag resign niya, madawat po sa tunay mga kuan niya, no? Mga benefits. Oh, yes, yes. Pwede yes na po i-continue. Oh, kumudaog siya. Ayang service. Kumudaog siya. Oh. Nabay swildo ka ng... Nada daw swildo ang mga kagawad, attorney? Naslay, honorarium pa. Honorarium siya. Oh, okay. So, napabay kuan? Na-i-caller? Anas gawas? Ah, sige. Last na lang. Kaywan na tayo oras. Napay usa ka magpangutana, no? Paliyog guard. Kaya mitras napay, last na lang yung oras na to. Karong buntaga. Lahi ra gyud og live attorney, no? Oh, lahi ang live. Oo. Kaysa online lang. Oo. Oh, oh, oh. Nindot ang live kadagantang mapangutana. May interaction, oh, personal interaction. Okay. So, King, palihog okay, King. Kay para nga ma tiwas na nato ning mga nag-anhi pa sa atong sibyaanan karong buntaga. Wala na? Wala na? Wala oh, na. Wala na. Wala na siguro attorney, oh, no? Wala na. Sige, attorney. Salamat kayo sa imong na? Dali ah. Para nga na para ba ni meeting si attorney karon. Oh, para nga makuha na to. Dali, madam. Para nga sa man mo balik og pangutana? Lahi, lahi na or mo balik? Lahi. Oh, sige, sige. Senior man diay, bantog ra. Isa ka senior citizen sa. Dali, ma'am, kay puwera bisita na ni karon. Oh, hapit na magpuwera bisita ni. Oh, puno ng barko. Di ba musod akong anak attorney ngayon, di na kumutana? Ah, si Unya na lang. Ha? Oh, Unya na lang. Extra lang si attorney, ha? Oh, sige. Oh, silingkod lang rin. Lingkod rin. Para kuan. By the way, sa itong mga listeners, ha, salamat sa inyong pagpaminaw sa Matag Sabado. Yes, attorney. But of course, before ending program na ito, madunggat, makitaan sa kunyo sa SMNI, sa... Mm-hmm. Pinoy Legal Minds. Oh, nakita na ko sa reach sa SMNI, daghan kay tagabutuan, tagagusan. So, dako kay pasalamat kay aside sa kini ang balaod, ino sa kumakita sa SMNI sa 6:30 to 7:30 sa Pinoy Legal Minds. Oh. Pero may gawin mong Kibuloy attorney, no? Ay, isa ta siya ang legal. Kailan ko ni ina si Kibuloy attorney makita mo nga follower ko sa iya mga preaching ba? Oh. Oh. May mas si pastor gyud. Oh. Ina nga naay follower sa imong preaching. Nga sa imong mga wali, oh, pero dili siya gusto mo apil sa imong reliyon. Ako, never gid ko gi-convince ni pastor na mo join. But, naminaw ko siya mga preaching, wala may problema. Educational man. Open-minded ba kita sa tanan? Oh, okay? Open-minded ba ta? So, never siya na iya kong gi-convince na mo join siya ang reliyon. Wala. Naminaw na ta siyang ko, ano, same time, purely for nation building man ang iyong objective. Ay, man, unod yun sa iyong mga wali. At oh, okay, follow yun ko siya sa TV. Kana mga suyaon, bahala mo diya, mga suyaon mo. Dahil may uban diya na nakakunin kaso sa Amerika, let be. Basta importante. Gusto man to diya ang kaso? Pending pa, maghihapon. In the very first place, unsa ko man to naman sa Pilipinas. Why jurisdiction, Amerika? Why jurisdiction? Kaya, basta amigong president. Why jurisdiction? Pero, siya na ba kipasangin lang siya itong pastor sa Cagayan? Ilan lang problema. Nakamonitor ka itong sa pastor sa Cagayan? Oo, ako kakamonitor ito. Okay, Manila, alam mo, buday mo. Sige, kani si nanay, pag off the air na lang tanaya. Dine, ganang lima yung pa-on-air na eh? Ang tagiya na yung tagpon sa airport, dumtan ka ng airport. Kasi isog din ang tagiya na? O, di man hinoon. Pero basi, ako rabay sa sabari nagpuyo. Ako rosa? Ako rosa. By the way, sa ato mga listeners, salamat kayo nipunting paminaw sa RMN DXBC Butuan. For more legal advice, you can call me sa mobile number na to sa 0968-881-1912, 0917-329-5353, and you can follow me sa atong Facebook page na may 190,000 followers na and more with almost 15 million views na. Sa pakita lang, Facebook, YouTube.com/MarkTolentinoLawBlog.
youtube.com/MarkTolentinoLoblog or sa Facebook na to, pangita lang, facebook.com/MarkTolentinoLo and TikTok, pangita sa ta, sa Kuya Mark Tolentino and Rumble, pangita Pinoy Legal Minds. Thank you sa tanan mga listeners, kini inyong ubos na higala, si Kuya Mark Tolentino. O ngayon mong chief of staff, attorney, Kuya, oro ba kayo sa butuan, attorney, misig asan yung kuhan, opisina ni, si Sir Hinita. Thank you, sir, no? Sa pag-anis atong sibiyanan ninyong Radyoman Ramil Bangis at Akarnan. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Straight to the point. DXPC. Atak. RMM.